o anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwedeng paki-like ang ating video para tumaas tayo sa algorithm. At para mas maingganyo pa kaming magpatuloy sa pag-upload ng mga anime recaps sa wikang Tagalog. Love you guys, muwa muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series kina Gon at Killua na nag-uusap tungkol kay Kurapika. Na mas mabuti na lang kung hindi malunasan ang lagnat nito agad para hindi na niya pilitin pang labanan ang Raiden. May plano si Gon na ayaw sana niyang sabihin kay Killua, pero sinakal siya ng kasama kaya napilitan siyang sabihin ito. Pinuntahan ni Leo Rio si Kurapika na namamalik mata dahil sa epekto ng kapangyarihan nitong na-overuse. Ngunit nang maging ayos na ito at nakakapag-isip ng mabuti, ay muling umalis si Leo Rio. Samantala ay nagpunta ng isang auction si Killua at Gon. Ngunit habang nakatayo ay nakita nila ang miyembro ng Raiden na sina Phaeton at Finx. Agad na tumakbo ang dalawang bata, pero mabilis lang silang nasundan ng mga Raiden. Sinabi ng dalawang siga na hindi dapat tumakbo ang mga bida. Saka sinabi ng mga ito na wala silang balak na patayin ang mga bata. Saka din umalis ang mga ito na nang sindak lang. Kaya nakahinga ng maluwag ang mga bida. Nagkakaproblema ang Phantom Group dahil sa kapangyarihang nen ni Kurapika, na inilagay nito sa kanilang boss. Kaya naghahanap sila ng tao na kayang tanggalin ang Nen Curse ni Kurapika. Dahil kapag namatay si Kurapika ay mamamatay din ang kanilang boss. Nagsimula ang auction at ipinakita ng host ang mga koleksyon nitong magagandang bagay. Mayroon pang napakatibay na Joy Station na kahit maso ay hindi kayang sirain. Ito daw ang laro na ginawa ng tatay ni Gon at dalawang player na nito ang na-game over. At ibig sabihin ay namamatay din sa tunay na buhay. Alam ng mga bida na ito ay dahil sa kapangyarihan ng Nen na nasa laro. Sinabi ng host na hindi nakikita ng tagalabas ang nangyayari sa laro at tanging ang mga sasali lang sa laro ang makaka-experience nito. Nagsimula ang bidding sa 1 bilyon pataas at marami ang nais makakuha nito, kaya tumaas ng tumaas ang presyo lalo na ng aksidenteng maisenyas ni Gon na doblehin ang presyo. Dahil dito ay pinagalitan ng mga kasama ni Gon ang bugok na bida dahil wala silang ganoon kalaking pera. Pero naligtas sila nang may nag-alok ng mas mataas na 30.5 bilyon na si Batera. At ito ang nakakuha ng laro na Greed Island. Kinuha ng mga bodyguard ang Greed Island game at mabilis silang umalis. Samantalang pinuntahan ni Gon at Killua si Batera para mag-apply na hunter at maglaro sa Greed Island. Sinabi ni Batera na hindi siya basta-basta tumatanggap ng mga tao. Lalo na at limited ang pwedeng maglaro sa game dahil 8 lang ang saksakan nito ng joystick. Pero sinabi ni Gon na may hawak silang memory card sa ilang stage ng laro. At alam din nila ang tungkol sa susi na Sing Sing. Kaya sinabi ni Batera sa tao nito na matesting ang dalawang bida. Samantala ay tinambangan ni Phaeton at Finx ang mga may hawak ng Greed Island game at pinatay ang mga ito para kunin ang laruan. Galit na umuwi si Gon at Killua dahil hindi pala sila tinanggap ni Batera. Sinabi kasi ni Chesgeron na mamamatay lang agad ang dalawang bata kapag pinaglaro sila. Ngunit sinabi ni Batera na bibilhin pa nito ang natitirang 7 Greed Island game para makumpleto ang 100 players nito. Si Chesgera ang pipili ng mga manlalaro at inimbitahan si Gon at Killua na sumali sa entrance exam. Sinabi ng mga bida na magpapalakas sila at babalik. Sa kampo ay sinabi ni Killua na kailangan nilang lumakas sa next level. At kailangan nilang pag-aralan ng iba pang mga teknik tulad ni Kurapika na mayroong chain technique. Samantala sa kinaroroonan ng mga hindi naliligong Raiden ay nagulat sila nang biglang pumasok sa laro si Phaeton. Tinawag ni Finx ang mga kasama para maglaro pero tumanggi ang mga ito kaya siya ang pumasok. Para lumakas ay tinawagan ni Gon ang master nitong si Wing, at nagtanong ng mga bagay na pwede nitong gawin para lumakas. Samantalang si Killua ay ginamit ang isang electric teaser para mag-charge ng kuryente sa katawan. Habang nakaupo ay inaalala ni Gon ang pinag-usapan nila ni Kurapika. Sinabi ni Kurapika na nakuha nito ang ultimate technique na chain dahil sa pagsasanay. Noong una ay gumamit siya ng tunay na kadena. Pero dahil sa kaiisip dito ay naging totoo ito kapag iniisip niyang ginagamit. Saka din umalis si Kurapika na nagpaalam kay Gon dahil may kailangan pa itong gawin. Muling kinulit ni Gon ang master nitong Boy Labo na ipinaalala lang sa kanya ang mga basics na dapat niyang gawin. Kaya nag-training si Gon gamit ang mga nalalaman na teknik. Kalaunan ay naalala niya ang tinuro sa kanya ni Hisoka Nagyu. Ginamit niya ito sa mata saka agad ding inilipat sa kamao. Ngunit dahil sa lakas ay naitapon siya sa sofa. At naisip niyang pagsabayin ang lahat ng teknik niyang Gyu, Zen at Pipang Tom. Samantala ay hinatid naman ni Leo Rio si Kurapika sa airplane station. Sinabi ni Kurapika na bahala si Leo Rio kina Gon at Killua. Kinausap ni Leo Rio si Senritsu at sinabing bantayan nito si Kurapika dahil matalino ito ngunit minsan ay hindi nag-iisip.
Sa mga nagdaan pang auction ay binili ng mayamang si Batera ang lahat ng Greed Island Game Box. Kaya naiinis si Milluki na laging natatalo. Kaya kumain na lang ito ng marami at binalak umuwi. Dumating ang araw ng examination para sa mga hunter. At tinipon silang lahat para sa pagsusulit. Si Chesguera ang pipili ng mga sasaling manlalaro na gagamit sa game box ni Batera. Nagpila ang mga applicants na hunter at kasama ang Barbie doll girl na si Biscuit. Kalaunan ay si Kilua ang sumunod na inaalala pa nito ang pagsasanay kasama ng tatay. Sa loob ay hinamon siya ni Chesguera na ipakita ang Ren. Kaya ipinakita ni Kilua ang bagong mas malakas nitong kuryente. Nagulat naman si Chesguera kaya sinabi nitong pasado na si Kilua na pumasok sa isang pinto. At nakita niya ang nakapasa na 7 tao lang. Kalaunan ay si Gun naman ang nag-exam kaya sumabog ang nagkalabog na kwarto. At kalaunan ay nakapasok din si Gun sa mga nakapasa. Binutasan pala ni Gun ang kwarto. Umabot sa 21 ang nakapasa na binati ni Chesguera. Nagkape ang mga bida kasama si Leo Rio at nakwento nila ang nangyari sa exam. Saka nagpaalam na si Leo Rio dahil mag-aaral ito ng pagiging doktor. Samantala sa kinaroroonan ng mga Raedan ay sinabi ni Shalnark na sumali din sila sa laro ni Murasaki. Di bale dahil wala naman silang ginagawa. Sumakay ng tren ang mga hunters saka nagpunta ng isang lumang castle na pag-aari ni Batera. Tinipon ni Chesguera ang mga hunters at sinabihan silang maghintayan sa starting point ng laro. Minungkahi ng isa na maglaro sila ng papel gunting bato na pinagbigyan ng bida. Si Gun ang nanalo kaya siya ang naunang lumapit sa controller at ginamit ang Nen para makapasok sa laro. Nakatalon siya sa butas at pagdating sa kabilang bahagi ng laro ay nakakita ng makabagong pinto na kanyang pinasok. Sinalubong ng isang babaeng program ang bida at ipinaliwanag sa kanyang ang tungkol sa laro. Gamit ang singsing ay tinuro ng babae kung paano ma-access ni Gun ang libro nito. Binuksan niya ang libro at nakita ang mga bota na kailangan niyang malagyan ng cards. Sinabi ng babae na kailangan nilang maghanap ng mga bagay-bagay tulad ng espada at ito ang gagawin nilang card para mailagay sa kanilang libro. At pwede rin nilang gawin ang card na maging espada ulit kapag sinabi nila ang salitang gain. Ngunit kapag ginawa nila ito ay hindi na ito magiging card ulit. May limit din ang bilang ng bawat item na gagawin nilang card. Kapag nakumpleto ang maximum na card ng bawat gamit ay hindi na pwedeng gawing card ang kapareho nitong item. Paglabas ni Gun ay nakita niya ang malawak na lugar at walang katae-tae. Saka lumabas din ang iba pang mga player na mukhang mga halang ang kaluluwa. Hinintay niya si Kilua at nag-jack and poi sila para puntahan ang nais ng mananalo. At nanalo si Gun kaya walang nagawa si Kilua kundi ay sumunod sa hindi nagpapalit ng damit na Green Soldier. Habang naglalakad ay may narinig si Gun. Saka biglang may bumagsak na lalaki sa harap nila. Ito sila Tarzan na hindi hulog ng langit, kundi ay isang datihang player na nambibiktima ng mga bagong dating. Gamit ang card na naninilip ay nalaman nito ang pangalan ni Gun at Kilua. Saka sinilip nito ang libro ni Kilua na wala pang laman. Nang mapagtanto niyang baguhan ang dalawa ay saka siya naglabas ng tracking spell kay Kilua na sinubukang umilag. Ngunit nataman pa rin siya. Kaya nagalit ito na papatayin sana ang kaharap na Latarza. Pero mabilis na tumakas ang natakot na bakla at muling lumipad. Dahil dito ay nalaman ng mga bida ang tungkol sa paggamit ng magic spells. Kalaunan ay nakarating sila ng isang bayan at nakita nila ang ilang NPC at mga players na tinitignan ang date ng isang game competition. Nais ng mga bida na sumali dito para mapanalunan ang presyo. Nagpunta sila ng isang kainan at habang kumakain ay tinatanong nila ang chef na pusa ng mga bagay-bagay. At nalaman nilang NPC lang ito at limitado ang nalalamang impormasyon. Dahil nagawa nilang maubos ang pagkain sa loob ng maikling oras ay nalibre ang pagkain. At nabigyan sila ng 2 card na mababa ang rangko. Magpapalim na sana sila pero sinabi ng chef na kailangan nilang bayaran ang ininom nilang soda. Magbabayad sana sila ng keep the change, kaso ay card din pala ang pera doon. Kaya pinaghugas sila ng plato. Pero nalaman nilang kapag ipalit nila ang card ay magiging pera ito. Naglalakad sila nang bigla silang makarinig ng pagsabog. Kaya pinuntahan nila ito at nakita ang kasama nilang player na patay nang nakahiga sa lupa. Wasak ang tiyan nito dahil sa pagsabog. Sinabi ng isang lalaki na basta na lang itong sumabog. Saka muling nag-ilaw ang katawan ng player na bumalik na sa tunay na mundo. Nag-alala ang dalawa na baka ganun din ang spell na nakuha ni Kilua. Pero biglang nagsalita si Nyx na sinabing hindi ito spell, kundi na nakapangyarihan ng ibang player. Sinabi nitong dahil nagkakaroon ng rare cards, ay sinasadya ng ibang mga players na patayin ang kapwa player, para magawa nilang ma-convert sa card ang ilang mga rare items. Kalaunan ay tinawag sila sa isang lugar kasama ng iba pang bagong players. Ipinaliwanag ng isang boy labo na walang kapangyarihan ang mga spells para patayin ang isang player. Saka sinabing ang spell na ginamit kay Kilua ay tracking spell.
Gamit ito ay nalalaman ng caster kung ano ang ginagawa ng biktima nito. At kung sakaling may nakuha na rare card ang mga biktima ay saka sila aatake. Sinabi ni Boy Labo na apat na player ang alam nilang extremist na pinapasabog ang iba pang player. Pero hindi sila sumisigaw ng Alu Akbar. Pinapatay daw nila ang ibang mga player para maliban sa mabawasan ang competition ay nakawin ang card ng kanilang biktima. Kung hindi naman nila nakuha ang card ng biktima ay advantage pa rin nila dahil nagiging available yung mga item na hawak ng namatay na player. Nagtanong ang isang player kung anong uri ng player ang kaharap nila kung magnanakaw din ba ito ng Facebook kasama ng mukha, ay este magnanakaw ng card. At honest naman na sumagot si Nyx na nagnanakaw sila ng card pero gamit lang ang spells at hindi sila pumapatay. Sinabi ni na Genthru at Nyx na balak nilang ipunin lahat ng card spells na kayang depensahan ang card ng bawat player na kasali sa kanila. At mag-iipon sila ng mahigit 1,000. Pero hawak na nila ang 800 cards. Kapag nagawa nilang matipon ang mga card at makumpleto ang levels ng laro ay saka din sila aalis lahat. At ang reward money na 50 billion mula kay Batera ay paghahatian nilang lahat. Dahil sa narinig ay pumayag ang mga bagong players na kasabay ni Nagun. Pero ayaw sumali ni Gun na naglakad paalis. Kaya sumunod din si Killua, na sinundan din ni Biscuit. Samantala ay dumating ang lumipad na kasama ni Nanix. Saka ginamit ang spell card nito at dinala ang lahat ng mga kasama at lumipad patungo sa kanilang barracks. Nasa gitna ito ng kagubatan at ginagamit lang nila ang spell ng mga card para maitago ang base. Saka binigyan sila ng listahan ng mga spell cards na kailangan nilang makuha. Sinabihan silang e-memorize ang mga spell cards na kailangan nilang makuha sa loob lang ng 1 oras. Pero nagulat sila nang ma-memorize na ito agad ni Abengain. Samantala sa kinaroroonan ni Gun at Killua ay naiinis pala si Gun kina Nyx at iba pa dahil sinabi nilang laro ng patayan ang Greed Island. Imbes na ginawa ito ng tatay ni Gun para lang sana mag-enjoy silang maglaro. Kaya sinabi ni Killua na pabayaan na nila ang iba at mag-enjoy na lang sila sa pag-explore ng Gamang Island. Nagpasalamat si Gun kay Killua dahil nakilala niya ito. Ngunit sa loob-loob ni Killua ay siya ang nagpapasalamat dahil nakilala niya si Gun. Ngunit hindi nila alam na sinusundan pa rin sila ni Biscuit, na nagsabing nangangati na daw siya na sirain ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Gun na magsanay sila ng papel gunting bato. At muling natalo si Killua na naiinis dahil palagi siyang talo. Kaya tinuro ni Gun ang sekreto kay Killua na pabilisan lang pala ng mata bago ibaba ng kalaban ang kamay. Pagdating ng tournament ay naglaban sa finals ang mga bida. At natalo si Gun dahil ginamit ni Killua ang isa nitong kamay. Kaya sa kanya na ibigay ang espada na naging pangalawa nilang card. Ipinakita ang ilang miyembro ng Raiden na nakisali din sa laro. At nakahuli sila ng isang player na kanilang binugbog at kinuha ang mga dala nitong cards. Dahil may nakuhang rare item ang mga bida ay naging mainit sila sa mata ng mga magnanakaw ng card na players. Alam ito ng mga bida at alam nilang mahihina ang nagbabantay sa kanila. Ngunit kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil gamit ang spell cards ay pwedeng manako ang kanilang mga card. Naisip ni Metoki na ayaw sana niyang nakawin ang card ng mga bida. Lalo na at masayang mga bata ang mga ito. Pero kapag nakuha niya ito ay pwede niyang ipalit ng pera doon at mayroon siyang magagamit sa ilang buwan. Kaya nilapitan niya ang mga bida at sinabing ibigay sa kanya ang kanilang mga card kung ayaw masaktan. Pero hindi siya nag-iisa dahil mayroon siyang kapareho ng utak. Pero sinabi ng mga bida na bobo ito kaya namula ang mukha ng extra. At nagalit na inilabas ang libro at card na magnanakaw. Inatake nito ang card slot ni Killua para nakawin ang Sword of Truth card. Pero wala siyang nakuha dahil hindi ito nilagay doon ni Killua. Nanlumo si Metoki na agad pinalitan ng isang boy rabbit. May mga card din itong pangnakaw at tinarget si Killua. Ngunit wala pa rin itong nakuha dahil hindi rin nilagay ni Killua sa free pocket ang card. Muli nitong ginamit ang isa pang steel card at si Gun naman ang tinarget. Pero stone card lang ang nakuha nito na pinulot lang ni Gun sa daan. Kaya nasayang ang mga card ng extra. Pumalit naman ang isang taba na gamit ang isang rob card. Pwede niyang nakawin kahit anong card na nais nitong hawak ng kalaban. Pero bago pa niya ito magamit ay mabilis itong kinuha ni Gun. Saka din ibinalik na binigyan lang ng warning ang taba. Saka mabilis ding umalis ang mga bida. Ngunit muli silang pinalibutan ng organized crime syndicate na nagnanakaw ng card. Sinabi ng mga ito na pang rookie lang ang pagsali sa mga tournament. Lalaban sana si Gun pero sinabi ni Killua na baka malakas ang mga ito. Kaya hinayaan na lang nilang manako ang kanilang card. Kalaunan ay nagpunta sila ng isang store at bumili ng pinakasimple na mapa. Dahil masyadong mahal ang iba at nais nilang sila mismo ang maglagay ng pangalan ng mapa. Nagtanong sila sa isang NPC kung saan ang lokasyon ng pupuntahan nila. Pero siningil sila ng 3,000 kapalit ng impormasyon. Sinabi ng lalaki ang direksyon at ang tungkol sa magnanakaw ng mga gamit. Maging damit ay ninanakaw nila.
At kahit malagpasan nila ang mga bandido ay makakaharap naman nila ang mga halimaw. Nabiglang kina-excite ng dalawang bida. Dumating si Biscuit na kunwari natatakot at sinabing sasama sa mga bida. Nagpapakyut pa ito ngunit tinanggihan lang siya ni Kilua. Kaya naiinis ito sa isip na sinabing malalagot ang mga bida dahil talagang sisirain na niya ang kanilang friendship. Samantala ay napag-aralan na nina Shizuko, Shalnark at Coltopi ang programming ng laro. Ipinakita ni Shalnark ang libro at ang gamit ng tunay na card na kayang mag-transform sa bato. Hindi tulad ng peke nilang imitation na card lang. Naisip ni Shalnark na posibleng nasa tunay silang mundo dahil maging ang kanilang mga katawan ay naglaho sa harap ng gamang slot card. Baka na-teleport lang sila sa ibang lugar. At ang pinaka-premyo sa Man and Along player ay pwede siyang magdala ng 3 spell card sa tunay na mundo at magamit ito. Saka naisip nilang dalhin lahat ang makakaya nilang mga card paalis. Lalo na ang God Eye spell card. Sa ibang lugar ay pinatay ni na Phaethan at Finks ang tumetalon na magnanakaw ng card. Saka kinuha ang hawak niyang mga cards. Naisip ng dalawa na maghiwalay muna at paramihan sila ng mapatay na mga players. Excited si Nagon at Kilua na patungo sa gubat. Pero hinahabol pa rin sila ni Biscuit na mabilis din sa pagtakbo. Sinabi ni Kilua na takbuhan nila ang babae kapag nagkagulo na sila ng mga bandido. Natigil nga sila nang makakita ng maraming ninja. Pero biglang yumuko ang mga ito na humingi ng tulong. Nagpunta sila ng bayan ng mga ninja na magnanakaw na pilit ang pagmamakaawa. May pandemic daw silang pinagdadaanan at lahat sila ay apektado ng virus. Wala na din silang pera para magpagamot kaya hindi na nila nagagawa ng maayos ang trabaho na pagiging magnanakaw. Hinuthutan sila ng mga ninja na nagsabing kailangan nila ng malaking halaga ng pera para maligtas ang kasama nilang bata. Kaya ibinigay ng dalawang bida ang kanilang naipon na pera. Magsasalita din sana si Biscuit pero pinatahimik siya ni Kilua kaya ito naiinis. Akala ni Kilua kung bibigyan sila ng kahit anong item ng mga ninja. Pero wala pala kaya sila na Bokiya. Saka nagpatuloy sila sa pagtakbo at nakakita ng mga higanteng Cyclops na mabilis silang inatake. 4 na higante ang kanilang kalaban na agad sinuntok ni Gon sa mukha ang isa. Ngunit walang gaanong epekto, kaya naisip ni Kilua na sipain ang isa sa mata na nasaktan at biglang naging card. Kinuha ito ni Kilua at inilagay sa libro. Saka patuloy nilang inatake sa mata ang mga higante. Nanonood pa rin si Biscuit na pinag-aaralan ang galaw ng mga bida. Hanggang lahat ng mga Cyclops ay nawalan ng malay. Balak nilang diretso sa pagpunta ng Masadora, ngunit nagulat sila dahil isang higanteng butiki ang kanilang nakasalubong. Kaya agad silang tumakbo at nagtago hanggang makaalis ang halimaw. Inakala ni Kilua na rank A daw ang lizard. Kaya na-curious si Biscuit at pinuntahan ang halimaw na ginawang card at nalamang rank E lang pala ang butiki. Nagkita-kita ang mga Raidon at nagbalak na i-explore ang laro gamit ang sariling paraan, kahit nalabag ito sa batas ng laro. May nakitang lumilipad na kuto si Nagon at Kilua, na agad nilipad ang ulo ni Gon na nasaktan. Binalak nilang mahuli ang lumilipad na virus. Pero napakabilis nito na hindi nila masundan. Pero nakikita ni Biscuit ang pattern ng paglipad nito kaya naiinis dahil mahina ang mga bida. Kaya nakatakas ang maliit na halimaw. Kalaunan ay nakakita sila ng baklang tikbalang na nanghihigop na bilog ang bunganga. Bigla itong nagpalabas ng mga bubbles saka agad pinaypayan gamit ang buntot. At nang mahawakan ng mga bida ang mga bubbles ay bigla itong sumasabog. Maliban lang sa pulang bubbles na sumasabog kapag nadidikit sa mga bagay na maliban sa tao. Kalaunan pa ay kung ano-anong klase ng halimaw ang nakasalubong ni Nagon at Kilua at palagi silang umaatres dahil hindi nila alam kung paano talunin ang mga ito. Dahil dito ay hindi nakapagtiis si Biscuit na masasayang daw ang dalawang bida kung may makaharap silang brutal na player. Kaya nang may makitang Goblin Slayer ang dalawang bida ay sumigaw si Biscuit na gumamit sila ng Gyu. At nakita nilang dummy ang armor na may kumokontrol. Kaya mabilis na pinuntahan ni Gon ang kumokontrol na isa lang palang Pikachu na nang makita siya ay naging card. Lumabas si Biscuit at sinabing siya ang magiging instructor ng dalawang bida. Ayaw sana ni Kilua pero sinuntok ng babae ang bato na nagkalamit. Sinabi ni Biscuit na bago pa naging sperm ang dalawa ay matagal na siyang pro hunter. Saka sinabing 57 years old na siya. Nasabi ni Kilua na lola kaya sinuntok ito ng babae. Ayaw pa rin ni Kilua na maging teacher si Biscuit dahil may teacher na silang si Wing. Ngunit kilala din pala ni Biscuit si Wing na tinawag niyang mahina. At dati niya itong student. Kaya ayos lang na maging student niya ang student ng kanyang student. Hindi pa rin naniniwala si Kilua kaya inilabas ng babae ang mga card na hawak nito. At kasama dito yung lumilipad na virus. Ipinaliwanag ni Biscuit ang tunay na problema ng dalawa, na kapag nakaharap sila ng mga mas malakas na killer player, ay patay sila agad. Saka biglang may lumabas na manyak na hawak ang isang gunting na nais silang patayin.
Ngunit alam na ito ni Biscuit na ramdam ang presensya ng kalaban. At agad niyang sinabihan ang mga bida na huwag magpahalata. Nagtanong si Killua kung paano nalaman ni Biscuit na may kalaban. At sinabi ng babae na dahil ito sa bloodlust ng manyak na nais silang patayin. Sinabi ni Gunn na maglakad silang tatlo na magkakasama para mas ligtas kung sakaling umatake ang manyak. Ngunit sinabi ni Biscuit na humiwalay siya sa dalawa para siya ang sundan ng manyak. Kunwari sinapak niya ang mukha ni Killua na naintindihan ang palabas ni Biscuit. At nagkasagutan sila kunwari saka umalis palayo si Biscuit. Mabilis ding naglakad si Gunn at Killua patungo sa bato na sinabi ni Biscuit na puntahan nila. Kunwari mahina si Biscuit nang inatake ng manyak na mahilig manggupit ng kulot na buhok. Kinain nito ang buhok ng babae para malaman ang kapangyarihan at ng ilang pangbagay tungkol sa katawan ng babae. Pero nagulat siya dahil napakalakas pala ni Biscuit kahit na matanda na ito. Dahil alam na malakas ang babae ay agad na iniwan ng manyak ang mga gunting at hinamon ang babae ng martial arts. Nagustuhan naman ito ni Biscuit na agad sinalubong ang manyak na itinapon sa Eres saka sinuntok sa likod na naitapon. Kung may gamit lang daw siyang nen ay patay na ito. Tinawag ni Biscuit ang dalawang bidan sa sumunod lang pala sa kanya. Alam ni Gunn at Killua na malakas ang kalaban ni Biscuit ngunit malayong malakas lang kasi ang babae. Saka nag-usap sila at sinabi ni Gunn ang dahilan na hinahanap niya ang tatay kaya sumali ito sa Greed Island Tournament. Sinabi naman ni Biscuit na nais niyang kunin ang isang specific na jewel sa laro na iyon. Dahil nakitang malakas ay pumayag ang mga bida na turuan sila ni Biscuit ng advanced technique ng paggamit ng nen. Ang unang training nila ay labanan ang manyak na si Vinoroto. Sinabihan ni Biscuit ang manyak na kapag lumabas ito sa loob ng mga bato ay papatayin niya ito. At kailangan niyang huwag matamaan sa pag-atake ng mga bida. Samantalang sinabi niya kina Gunn at Killua na hindi rin sila pwedeng lumagpas sa bato dahil paparusahan sila kung sakali. At kung masaktan sila ni Vinoroto ay hindi siya tutulong. Pagkatanggal ng mga bag ay sinabi ni Biscuit na sinusubukan ni Vinoroto na mag-recover. Umatake si Killua pero mabilis siyang nadaplisan ng gunting ni Manyak. Sumubok din si Gunn pero maging siya ay napa-atres. Hindi magamit ni Killua ang kuryente nito dahil hindi pa niya ito nasubukan sa tunay na laban. Kaya sinabihan niya si Gunn na gumamit na lang muna sila ng bato. Sa isip ni Vinoroto ay maghihilom din agad ang sugat niya sa loob lang ng isang linggo at madali lang niyang mapapatay ang mga dalawang bata. Nilapitan ni Gunn ang isang malaking bato at buong lakas na binasag ito. Nakinagulat ni Biscuit at Killua. Kinuha ni Gunn ang malaking bato at umatake kay Vinoroto na hindi nagawang makasangga at umilag. Kaya ginaya din ito ni Killua na kumuha ng bato at umatake sa napa-atres na manyak. Nasipa ni Gunn ang likod ng kalaban na agad ding sinundan ng pag-atake ni Killua. Kaya naisip ni Vinoroto na wala siyang panahon para makarecover sa nasirang katawan. Patuloy ang pag-atake ng dalawang bida sa hindi makaporma na Vinoroto. At habang nanonood ay napagtanto ni Biscuit na mabilis matuto ang dalawang bata. At naisip niyang katulad ng dalawa ang magkaibang klase ng mamahaling bato na kailangan lang i-polish para maging maganda. Nagkalat ng mga bato ang dalawang bida kung saan sila nagtatago para maatake si Vinoroto. Sinuntok ni Gunn ang bato na kinatapon ni Vinoroto at nahuli siya ni Killua. Papatayin sana niya ito pero pinigilan ni Gunn na sinabing kailangan nila si Vinoroto sa pagsasanay. Sinabi ni Vinoroto na tigok sila sa susunod. Pero sinabi ni Gunn na magpahinga muna sila dahil naging mabagal na rin ang galaw ng manyak. Habang tulog ay binalak ng kalaban na umatake pero madali lang siyang naramdaman ni Gunn at Killua. Kaya bumalik ito sa pagtulog at naalala ang nakalipas na nakapulot siya ng petaka, pero pinagkamalan siyang magnanakaw. Saka siya nagising kinabukasan na pinagmamasdan ng dalawang bida. Dahil sa pagsasanay ay nagagawa na ni Gunn na masabayan ang pag-atake ni Vinoroto gamit ang gunting nito. Maging si Killua ay ganun din na easy na lang ang pag-ilag. Saka pinagsusuntok ang umiilag na Vinoroto. Naalala ni Manyak ang nakalipas na binugbog pala siya dahil sa wallet. At kalaunan pa ay natalo na siya ni Gunn at Killua ng one-on-one fight. Kaya binitawan niya ang gunting at napaluhod na sumuko. Nagpasalamat si Gunn dahil lumakas sila dahil sa kanya. At pinalaya din ni Biscuit ang Manyak na umalis. Saka feeling ni Gunn at Killua ay handa na silang harapin ang susunod na hamon sa buhay. At natapos ang series. Pero hintayin ang kasunod.